mga boss, welcome uli sa ating channel. Pag-aaralan natin sa video nating ito ay ang tungkol naman sa iba't ibang kuman na makakabili sa paggawa ng plano. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan no, yung topic na yan, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe no, dito sa maliit pa lang nating channel. Pero isama nyo na rin po yung notification bell at saka yung like. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-aaralan mga boss, no, itong pampabilis pag-select ng mga object. Halimbawa, ang iseselect ko itong mga chair na ito, no. Dito, merong isang command, right click, tapos meron dito, select similar, no. So, ibig sabihin, ang una kong sineselect na yon, yung pinick ko kanina, tapos sineselect ko yung select similar, lahat ng similar object na select, no? Kaya kung gusto nyo nga i-delete o i-erase, ma-erase yan, no? Ayun, no? Na-erase yan, no? So, ganun po kadali, no? Yung pag-select ng similar object, no? Halimbawa, dito naman, meron tayong circle, no? Click ko siya, then right click, select similar. So, ibig sabihin, maseselect lahat ito. Itong similar na ito. Kung gusto ko lang palitan ng kulay, press ko lang yung control 1, yung properties. O, palitan ko na ng kulay dito. Ayan, oh. So, ganun kadali, no? Ganun kaganda itong command na ito, no? Ang susunod na i-discuss nating command, no? Dito sa video ng ito. Ito namang pagpalit ng mga kung small letter siya, gawin natin capital letter. Kung capital letter naman, gusto nyong gawing small letter. Itong T-case, no? O, para ma-perform natin yung command, no, ng T-case, o type na lang natin TC, T-case, o select lang natin lahat yung gusto nating i-edit na letter, no? O, tapos, kung gusto nyong uppercase, then okay. Ayun, naging capital letter siya. Ayan yan, no? Ngayon, kung gusto nyong gawing small letter naman ito, select nyo rin. Pagkatapos sa TC. O, tapos sa gawin yung lowercase, pwede rin naman, no? So, bisa kasi napakarami ng mga letter na yan. O, eto yan, no? So, pampabilis yan. Minsan kasi mga 100 na letter yan, no? Kung iisa-isahin yung i-capital letter yan, o kaya i-small letter, ayan, napakatagal, no? O lalo na kung 1,000 letter yan, no? Samantalang pwede naman palang T-case command, no? Ang susunod, ito namang array, no? So, halimbawa, meron tayong pundasyon o puting, no? Pagkatapos, meron tayong poste, no? Sa mga structural drawing natin, no? Eh, kung iisa-isahin nyo yan, ang ginagawa ng iba, kinakopy-copy yan, kaya lang yung distance, sineset pa, tinatype pa ng maraming beses, no? Samantalang kung ang gagamitin natin kuman yung AR, no? O yung tinatawag na array. Ayan, no? So, yung array, pagkatapos merong option dito, rectangular. Ito yon, no? So, kung nakita natin yung puting natin at saka yung column natin o yung pundasyon at saka ng poste, nakita natin 6 na column siya. Ito 'yon, no? Ito yung column, enter lang natin. Ito yung column, no, yung vertical na ito, 1 2 3 4 5 6. Ayun, no? Ayun yung tinatawag na column. Ngayon, ang distance ng column center to center, ang distance ng mga poste at mga pundasyon, no? Center to center, halimbawa 7 meters siya, no? Kung ang unit natin is meter, enter, eto yon, no? Distance nito, 7 meters yung distance nito, no? Kaya lang meron pang row na sinasabi rito, nakita natin sa foundation plan, no? Ang row niya, halimbawa, eto, 4, no? Tapos, type lang natin, enter. So, ibig sabihin, eto yung row, no? 1, 2, 3, 4. Itong horizontal na ito, no?
apat. So, yan yung nakita natin sa foundation plan. Hindi na natin iisa-isahin, no? Nakita natin sa foundation plan ang distance niya center to center ng mga pundasyon at poste. Nakita natin na 6 meters siya. O type lang natin yung 6, no, sa between, no? Tapos enter lang natin. O ito yung distance niya, no? Ibig sabihin ito 6 meters ito center to center. Ito naman 7 meters, no? Tapos enter lang natin. O ito yung drawing ng pundasyon natin at saka ng poste natin. Para ma-check natin kung tama yung diniscuss nating distance, no? Pwede naman nating tingnan, no? I-double check natin kung ano yung distance niya, no? So, kuha muna tayo ng color dito. Ang gagawin natin, i-dimension natin para ma-check natin kung tama, no? So, gamit tayo ng dimension horizontal. Ito yon, ito yung 6 meters, no? Ituloy natin para continuous siya. Oh, ito yon, no? Ito yung 6 meters, no? Dun sa row, no? Center to center, ayun, no? Ayan, no? Ngayon, check natin itong distance nitong column, no? Na 7 meters kanina na inilagay natin, center to center. Ito yung 7 meters, no? O, para ma-check natin yung mga iba pa, no? Ituloy lang natin yung dimension. Ayan, no? Tig sa 7 meters yung distansya niya, no? So, ito namang row, tig sa 6 meters. Ito namang column, tig sa 7 meters. Center to center. So, ibig sabihin, mas mabilis kung i-array natin, no? Kaysa kung ikakopy natin yan isa-isa, no? Ngayon na ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng circle, no, yung text. Kung hindi natin alam yung T-circle, gagawa pa tayo ng circle dito. Kung marami yan, iisa-isahin natin, no? Ngayon, kung alam natin, ang gagawin natin, T-circle lang, no? O itatype lang natin yung TC. O type kunin natin, no, yung T-circle. O i-select lang natin ito. Tapos enter lang natin. Enter. Enter. Ito yon, no? So magkakaroon ng circle, no? Kahit na maraming circle, pwede yan, no? Halimbawa, i-copy na lang natin ito. Ang ginawa nating halimbawa ay isa lang, no? Pero kung halimbawa marami yan, TC, tapos select lang natin yung mga ito, enter, o enter lang natin, ayun, no? So, ganun kadali ang maglagay ng circle, no, sa mga letter o sa text, no? So, tandaan lang natin yung T-circle, no? Ngayon na meron pang isang command, no, na pampabilis naman sa paggawa ng mga number, no, sa loob ng circle, no. Itong isang command naman na i-discuss natin pampabilis mag-numbering, no, sa text naman, no. Halimbawa, ito na lang ang gagawin natin, no. Itong nilagyan natin ng circle na text, no. Halimbawa, ang command natin, no, susubukan natin, no? Ito naman yung tinatawag na T-count naman, no? Itong T-count, o i-select natin yung lalagyan natin ng number. Halimbawa, ito. O i-select natin yung mga letter na ito. Gagawin nating number. Tapos, tuloy-tuloy yung numbering, no? And then enter. Tapos sa along X, pwede rin along X, along Y, no? Ito naman yung along X, pero meron pwede rin sa vertical ito, no? Along Y. So, gawin natin, select natin yung along X. Tapos enter lang natin. O, pagkatapos, i-overwrite lang natin. O, ito na yung numbering, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, hindi lang yan sa may circle, ha?
Kahit na hindi siya naka-circle, pwede yan, no? As long as na merong number, no? Kaya kung meron tayong gagawing numbering, no? Ayaw na nating i-edit, mabilisan. Minsan, napakarami niyan, no? Ang gagawin natin, iisa-isahin natin. Actually, dito sa T-count, hindi natin iisa-isahin, no? So, minsan, abot ng 100 yan or lampas pa, no? So, ang gagawin natin, T-count, o iseselect natin, no? Yung pagkakasunod-sunod, kung paano yung pagkakasunod-sunod or paano yung arrangement na meron naman, no? Nakalagay yan. Ito yun, no? In order. Pwedeng along X, along Y, no? Select order. So, gawin lang natin along X, no? Select order. Pwede rin naman, no? Kung paano natin sinelect kanina. Ito yung pagkakasunod-sunod kanina. Pagano'n, no? Tapos, enter lang natin. Ayun, no? So, yung order kanina, nag-umpisa ako dito sa 1 hanggang 6, tapos balik na naman dito. Ito yun, no? Ayan yung tinatawag na T-count, no? At saka yung tinatawag kanina na T-circle, no? Subukan niyang i-practice, mga boss, no? Kung nagkakad kayo, maaaring makatulong ito, no? Para mapabilis yung ginagawa nating plano, no? Ang susunod na command na i-discuss natin na pampabilis, ito talagang gamit na gamit itong command na ito. Ito yung tinatawag na match property. Itong match property kasi or MA command, hindi lang naman sa kulay ito, kasama rin yung sa layer ito, sa line type, napakaraming gamit nitong match property, no? Kaya ito talagang magiging suki natin ito kung mag-AutoCAD tayo, no? Gagamit tayo ng AutoCAD. O, halimbawa na lang, no? Sa kulay, no? O, type na lang natin yung MA. Match property yan. Hawakan natin yung unang magiging model natin na kulay, no? Tapos yung gagayahin natin, ayun, no? Nagaya na siya, no? So, ang technique dito, type lang natin yung MA or match property, no? Tapos kukunin natin yung model color or model layer, no? Minsan kasi hindi lang kulay yan, pati yung layer, no? Later on, pag-uusapan natin kung ano yung layer, no? Sa mga susunod nating kuman na i-discuss dito sa AutoCAD. Halimbawa, ito. O pagkatapos iseselect natin ito, o yung layer nito, kulay, layer, pati line type, kung merong ibang line type ito, gagayahin itong ginaya natin, no? Ang unang sineselect natin, yung model layer o model color, tapos yung igagaya, no? Ganon yung match properties, no? Ang susunod na i-discuss natin kuman na pampabilis naman, no? Sa paggawa pa rin ng plano, halimbawa meron tayong line dito, EF8 ko lang, no? Para straight yung line natin. Etong command na ito, gamit na gamit din sa actual job, no? Instead na mag-trim ako rito, no? Iti-trim ko, halimbawa TR ako, iti-trim ko, no, yung mga corner na ito. Matagal ito, no? Ayan, no? Kaya itong trim, minsan hindi advisable na gamitin, no? Mas maganda, mas mabilis, itong command na i-discuss natin, ito yung tinatawag na fillet, no? Or fillet, no? Ito yon. Ayan yung fillet. Ang shortcut command ng fillet, yung F, no? I-type lang natin yung F. Tapos, i-click lang natin yung multiple, no? Ngayon, select lang natin yung ipipili natin. Ayan, no? Tuloy-tuloy siya. Instead na mag-select ka ng pa-isa-isa, ayan, no? So, mas mabilis siya. Ayan yung maganda dito sa pili, no?
So, hindi lang yan ang nagagawa ng delay. Halimbawa, meron tayong line dito. Instead na mag-extend tayo, fillet na lang ang gagamitin nating command, no, dito sa AutoCAD, no? Type natin F, tapos select natin yung multiple na option, no? Tapos ito na, i-connect niya yan, no? Instead na mag-extend tayo, hindi lang applicable, no, sa trim itong fillet, no? Pati doon sa pag-extend, no? Ayan yung fillet. Okay, ayun lang mga boss, no, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo muna po palang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit palang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.